Ako po si Chaplain Philip Pagia Valerio. Ang nagbibihaw sa akin ang desire para i-pursue po itong faith in action na kung saan ay nagkakandak tayo ng Bible study regularly. Ay ito po yung aking mandate, ito po yung aking calling bilang lingkod ng Diyos na madala ang mga tao sa ubasan niya po, sa kaharian niya at bilang isa din na tagapagturo ng isang negosyo ay yung mga estudyante natin ay sinisigurado ko na hindi lang sa pagkakitaan lang kami magsasama kundi sinasama ko din sila doon sa nagbibigay ng blessing kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo upang umunlad sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Kung titingnan niyo po mabuti, no, yung mga tao naging successful ang buhay, meron po silang mentor. Kumbaga, sila po yung mag-guide sa iyo kung ano yung gagawin niyo po. Hindi lang basta doon sa bagay na kung saan ay tatakin niyo, kundi kayo ay i-guide, si Ben, kayo ay mo-monitor, mailabas yung kanyang ang skills po natin sa bawat isa. Ang paborito pong Bible verse ay Ephesians 3:20. Bakit po? Kasi nga, sabi po doon sa Wika English, He will give you, sabi niya, very much more than you ask for. Ibig sabihin po, yung mga hiningi natin sa Diyos, mas higit pa sa pinipipray natin at yung ating mga iniisip, mas mahigit pa ang ibibigay niya. Time freedom, tsaka financial freedom. Kasi po, siksik, lilig at umaapaw. At ang isang motto ko po sa akin bilang leader, ang pag nagkamali po ang leader, lahat na po mali. Pero ang leader ay gumawa ng tama sa umpisa, sa huli na po, lahat ay tama. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kasakses all over the world, Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang gabi sa inyo lahat. Okay, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Ulitin ko po, no, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Ano ibig sabihin po nito? Everything's, no, bawat bagay po merong talagang panahon o season. Hello? Hello po? Naintindihan niyo ba yon? Kagaya ho ngayon, anong panahon ngayon? Tag-ulan. Hindi ba pwedeng yung tag-ulan na hindi mangyari? Kasi po pag wala naging tag-ulan, sabihin, yung ating mga pananim, yung mga nasa kabundukan, yung kailangan natin ng water reserve no, sa dam, kailangan po natin yan. Kasi pag wala hong tag-ulan, eh mahirapan po tayo. Kasi ang kabaliktara po ng tag-ulan, yung tagtuyot. Pag tagtuyot naman po, no, wala tayong irrigation, matutuyot po ang ating lupa at masira po ang pananim. Okay po ba 'yon? Okay. So at panahon, no? Sa bawat panukala sa silong ng langit. Yeah. Meron pong kapahintulutan po 'yon ng ating Ama sa langit. Okay? Kumbaga sa wika English, no, under the sun. No? Okay? Panahon ng kapanganakan. Tayo po lahat ay ipinanganak, no? Okay? At panahon ng kamatayan. Siyempre, alam ho natin, may mga namatay. Hindi pa pwedeng, hindi ho tayo mamamatay. Di ba? Panahon ng pagtatanim. Iyan tanong po, tayo ba ay nagtatanim? Ano po tinatanim ho natin? Nagtatanim ba tayo ng yung ating kinabukasan? Alam niyo po sa wika ay sinalin sa kawikaan, sabi po niya ni Solomon, ni Hari Solomon, okay, mangmang daw po, sabi niya, mangmang ang mga tao na hindi, no, nag-iipon, no, para sa kinabukasan. Ulitin ko po, no, mangmang daw ang mga tao na hindi nag-iipon, okay, o nagtatanim para sa kinabukasan. Okay po ba 'yon? May natutunan ho ba tayo? Okay, ano pa po? Panahon ng pagpatay. Hello, at panahon ng pagpapagaling. Alam niyo po, no, tungkol sa bagay na ito, yung pagpatay. Alam niyo po, ako po ay nabigla nung ako yun nasa Saudi Arabia, pinalita po sa akin ng aking tiyuhin o kapatid ng aking father, no, na ako saan ay ako po ay binigla niyang sabihan, no, na o inform na ang aking papa ay patay na.
At ako po'y biglang nagulat. Ako po'y biglang na-shock, no? Na kung saan ay galit na galit ako sa Diyos yung time na yon. Bakit po? Kasi sabi ko, matagal na akong nagsisimbi sa iyo. Matagal na akong tumatawag sa iyo. Lagi ako nagpe-pray sa iyo. Nagsisimba pa ako. Bakit ganito ang nangyari? No? Kung kailan ang aking ama, no, sa laman, no, ay namatay kagad sa murang edad ng 53 years old. At siya ay sa edad na yon, no, bago siya mamatay, ay siya ay nagbalik loob sa iyo. So, ikaw, siya ay nagbago, iniwanan niya lahat ng mga bisyo, at siya ay ipinakita sa akin at na ang kanyang pagbabago ay talagang tunay, na walang kapalit, at napunan niya ang pagiging tatay ko sa aking anak na naiwan nung ako'y sa abroad. Kaya sobrang galit ko po yun sa ating Diyos. Eh nga lang, nahimasmasan ako later on nung nagbasa ako ng Biblia, no, na siya pala ay buhay o nagbibigay ng buhay. At siya rin din po ang kumukuha ng buhay. Kasi po, hindi naman tayo nagbigay ng buhay, no, para sisihin natin ang Diyos. Kumbaga, ang aking father o yung mga namatayan natin na mahal sa buhay, kung sila ay nawala na o kinuha na ng Diyos, ibig sabihin, siya lang po ang may karapatan. Hindi ho natin siya pwedeng sisihin dahil po ang kamatayan po ay mayroong tinatawag na takdang panahon o mayroong tinatawag na appointed time. Tatandaan niyo po yan. At hindi ho natin po pwede ito na questionin o alamin pa na bakit namatay. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Diba? Kagaya ho sa atin, alam ho ba natin kung kailan ho tayo mamamatay? Hindi po. Pero may panahon ng kamatayan. Okay? Alam niyo po ba, ang kamatayan po ay pinaghahanda po yan. Ulitin ko po, ang kamatayan po ay pinaghahanda na yan. Kagaya ko po, ako po ay kumuha ng St. Peter at yung mga ibang mga pastor na walang kakayanan na magkaroon po ng insurance, no, pati yung kabaong, yung funeral service, yung accident, yung tinatawag natin premium, ay ito ay ipinagkaloob natin sa kanya, sa kanila, sa tulong ng Diyos, upang sa darating na panahon na sila ay kunin ng Diyos, merong nakalaan, no, na hindi na problema yung naiwan pagdating po sa mga bayarin. Kasi po naranasan ko po nung namatay ang aking father, talagang wala kaming kapera-pera po, no. Napakahirap, mahirap, at muntik na nga hindi mailibing. Bakit po? Kasi po yung kabaong 75,000 dahil hindi po napag-ipunan, at yung lote, no, na kung saan ay paglalagakan ng kanyang kabaong o nicho ay 125,000. Yung panahon na yun, napakalaki po ang halaga yun. Bakit? Ang halaga po noon, pag tinotal natin ay mahigit 200,000, ay year 2000 pa ho yun. Kaya po, kung ang pinakadabes pong pag-ipunan, yung ating pong, yung kamatayan po natin. Okay po? Yan. Okay. Meron po tinatawag dito ng panahon ng pagpapagaling. Yan. At meron din po panahon ng pag-iba. At panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Tandaan niyo po ito. Aralin po natin mabuti ito. Hindi po pwedeng sa pangyayari sa buhay natin na hindi ka iiyak. Ano po, kasi ang ating mayroon tinatawag na daluyan ng luha na nilikha ng Diyos sa atin. Kasi po, pag hindi ho natin iniluha yan, okay, sabi nga ng iba, muta. Hindi po, ibig sabihin, ay tumitigas po ang ating puso. Kaya sabi natin, Panginoon, don't harden our heart. Huwag po natin maging matigas ang ating puso, no? Sa ating Panginoon, lalo na sa paglapit sa Kanya. Okay? Okay po. At meron naman din ang panahon ng pagtawa, no? Sabi nga, pag hindi ka tumawa, killjoy ang tawag nito, no? Kumbaga, parang tuod, parang walang buhay. Kailangan po natin ng pagtawa. Actually, nasa Bible din po yan,
Ang pagtawa po, no? No? Ay sabi sa kawikaan, ang pagtawa po, yan po ay nagbibigay ng kagalingan. Kaya nga meron po tayong tiyatawag na yoga laughter na na alam ko po nagturo sa atin na si Pido, no? Si Kuya Pido na mukhang monghe, mongha, parang monk. Na totoo yan, biblical po yan, na pag tayo po ay tumatawa, ay ang ating kalusugan o ang ating health ay sumisigla. Ulitin ko po, no? Pag tayo ay tumatawa, tayo po ay, ang ating kalusugan ay sumisigla. Okay, at hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay tayo ay tumatawa. Baka naman sabihin ng iba ay tayo ay nasisira ng ulo. Kaya nga po, mapapansin niyo po, balansi po, ulitin ko po, balansi po tayo dito sa mundong ito. Okay? Kasi lahat po ng sobra ay nakakasama. At yung konti naman ay hindi rin maganda. Ulitin ko po, no? Lahat ng sobra ay nakakasama. At lahat naman ng kaunti ay hindi nakakabuti po sa atin. Okay. Panahon ng pagtangis, panahon ng pagsayaw. Nasubukan niyo na ba sumayaw? Kahit tango, cha-cha, boogie. At ako naalala ko pa nung panahon noon, nung mga street beat. No? Isa po ako, batang 80s po ako. Ako po yung sumasayaw ng breakdancing. Diba? Habang tayo ay nagbe-breakdancing, kumbaga yung ating katawan ay nagiging malusog. Kaya po nung kapanahon po namin, no, na kung saan ay umaga pa lang hanggang gabi na, nandun na yung naglalaro, nandun na yung nagbe-breakdancing, kumbaga lumulu, ano, buong araw po yan, halos walang kapaguran dahil meron po tayong exercise na ginagawa po yung time na yon. Kaya po doon sa ating mga kabataan, sabi nga maganda daw ang batang 80s, no? Okay. Okay. 'Di ba mayro pang kanta niyan? 'Di ba? Oh, awitin mo at isasayo ko. 'Di ba? Panahon ng paghagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Nasubukan niyo ba yumakap sa inyong nanay, tatay o sa inyong mahal sa buhay? Hello? Meron naman doon panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Bakit ka magpipigil sa pagyakap? And kung di mo naman kailangan yakapin, bakit mo yayakapin? Pwede bang sa panahon ay lagi kayang nakayakap? Diba? Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Ay, ang ganda po nito, no? Alam niyo yung panahon ng pag-iingat at saka yung panahon ng pagtatapon. Napakaganda ho yan, eh. Kagaya po, no? May naalala kong turo ni Sir Giancarlo. Sabi niya, yung mga luma mong damit, no? Ulitin ko, yung mga luma mong damit, lalo na hindi mo sinusuot, itapo mo na lahat yan. Ulitin ko, itapo mo na lahat yan. Pero nung una, iniingatan mo yan, syempre bago, eh. Diba? Tsaka type mo yung, ano, yung wardrobe, yung mga, yung susuotin, eh. Diba? Mampapantalon, no? Diba? Lalo na yung mga slacks, no? Yung mga panahon, naabutan ko nung ako'y bata pa, Costona, naabutan mo ba yung ano, yung bell button? ano ba yun, Chaplin? Hindi ko yata inabot yun. ganun ba yun? Kung nanonood ka ng Michael Jackson, yung hapit yung sa may binte, tapos doon sa may pinakalaylayan ay maluwag. No? Tapos may belt siya. Belt na talagang gold. Diba kung nanonood ka ng mga Jackson 5, yan ang mga suot ng mga pantalon doon. Yan, diba? Pero sa panahon ngayon, syempre, hindi mo na ako mapapasuot ng bell bottom ng pantalon. Diba? Kaya nga itinatapon na ho yan. Ano po? Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Okay? Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Diba? Alam niyo po yung tungkol sa panahon ng pagtahimik. Kung ito po may isa sa Diyos ko po, no? Alam niyo po si Chaplin ay hindi lang isang beses o dalawang beses na kung saan tayo ay pinapatikos, tayo po ay pinupuna, no? At yan po ay natutunan ko sa dati kong naging pastor na dumaan din siya sa pagsubok na ganoon. Na napaparatangan, naninira sa kanya, lahat naman po ay sakop sa ganoon, no?
wala namang kahit si wala namang tao na hindi naranasan yung mga bagay na yon. Imbis na tayo ay lumaban sa kanila o mag-fight back tayo sa kanila, pero ang dapat po natin gawin, tayo po ay manahimik. Kasi huhupa din po yan. Diba? Okay ba yun? Okay. Kung marami po tayo natutunan dito. At panahon ng pagsasalita. Okay, meron po tayong time. Kailangan natin sagutin. Yung dapat natin sagutin. Hindi tayo pwedeng manahimik. Panahon ng pag-ibig. At panahon ng pagtatanim. Panahon ng digma. At panahon ng kapayapaan. Napapansin niyo po, no? Kumbaga, ano siya eh? History repeat by itself, paulit-ulit lang. Kaya sabi dito ni Hari Solomon, wala naman bago eh, 'di ba? Under the sun. Kumbaga, 'yung nangyayari noon, nangyayari ulit ngayon. Kagaya sa mga nababasa po natin. Hello, tama ba 'yon? Meron pa bang panahon ng digmaan? Oh, meron pa nagdidigma. Manood ka na ng CNN, merong naggigera. At meron namang panahon ng kapayapaan. Hindi man pwedeng laging kaya nga meron ceasefire, tiyatawag. Okay? Okay ba? Meron ho ba kayong natututunan? Okay, dagdagan po ho natin yan, ha? Okay. Stop share muna po ako. Meron po tayo dadagdag dyan. Okay. At salamat po sa mga umatid po ngayon. Okay? At pagpalain po tayo sa bawat isa sa atin dito. Okay. Ngayon po, napakaganda ho nito. Okay? Tayo po ay natapos kanina. Saan po? Okay. Okay. Ito maganda sa Tagalog ho natin ilalagay ito. Okay. Wait lang po ha. Ako, napakaganda na ito. Sobrang ganda ho na ito. Kasi kanina, nasa ano po tayo? Verse 8. No? Patuloy po tayo dyan. Napakaganda ho na ito. Kukunin ko lang ho sa Tagalog. Ang ibig sabihin po nito ay reflection po ito. Diba? Ano po? Ano isabihin po ng reflection? Lalo ngayon, no? Malakas ang ulan, hindi tayo makalabas, basta-basta, ang tinuturo po sa atin ng Diyos, tayo ay mag-reflect po sa ating mga buhay, no? Mag-reminence po tayo, yung mga nakaraan natin, na kung saan, hindi na ho natin itong pwedeng ibig sabihin na balikan pa yung mga mali, no? Meron tayong pagkakataon na baguhin yung ating yung ating pagkakamali at itama po natin. Kasi ang pagkakamali po hindi ho pwedeng itama ng ano po, ng mali ulit. Okay? Tuloy po natin sa verse 9. Sabi po rito, meron po ang Diyos na ibinigay sa atin. No? Sabi, God gave us tasks. No? Ano po yun? Okay. Verse 9, Ecclesiastes chapter 3 pa rin po. Anong pakinabang ang tinatamo niya na gumagawa sa kanyang pinagpapagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahon na iyon. Iniligay rin niya ang sangliputan sa kanilang puso. Na ano pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula pa sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Ulitin ko, no? Take note, no? Okay? Napakatalinong taong itong si Solomon. Okay. Alam niyo po, ang sinasabi niya rito, gumawa daw, no? At magalak tayo sa paggawa ng mabuti habang tayo nabubuhay. Sabi po yan sa isang salin ng Biblia sa Galatians chapter 6 verse 9, ay huwag tayong manghina sa paggawa o huminto sa paggawa ng mabuti dahil darating ang panahon, tayo ay tatanggap ng malaking gantimpala mula sa Ama.
Yan. Okay ba yun? Okay? Kahit na po si Chaplain, marami tayo tinutulungan, pero sinisiraan pa rin tayo. Nakikita nyo sa Facebook. Alam nyo po, nakakatuwa po, no? Hindi ko sila pwede masabing scammer, eh. Kasi po sa panahon ngayon, kagaya po ng isang kagawad po na nag-post na agin sa akin na daw ako daw ibulero, kasi po ay nabigyan natin siya ng ayuda na halagang 5,000 kasi po nung lugar nila doon sa Laia, San Juan, Batangas, na nagkaroon po ng bagyo, nasira po kanyang kubo, yung kanyang kung saan ay negosyo, na kung saan ay pwedeng mag-stay, no? At nagpuntahan po yung mga reporter, napanood daw sila sa buong mundo, okay, yung mga malalaking TV network, pero ang sabi niya sa akin, wala daw, no, nagbigay sa kanya na tulong mula sa gobyerno o pamahalan. Kaya po, si Chaplain ay napapunta po doon upang abutan po ng ayuda na halagang 5,000. At ang nakakatuwa po nito, siya ay naging masaya. Okay? At siguro, kaya siya ay nagsabi ng agent sa akin dahil wala naman tayong pinangakuan sa kanya, ay wala ho nang nagbibigay sa kanya. At ang nakakalungkot po, no, ay isa po siya sa dinami-daming mga kababayan natin na nagsasuffer o naghihirap. Opo. Ay ang aking natutunan sa buhay, hindi ho tayo pwede magsama dahil sa pera lang. Kasi sa pera po, dyan po nasisira ang mga tao. Sa pera po, ay pag pinag-usapan natin, dyan natin malalaman kung anong klaseng tao ka. Diba? Sa pagkakataon na yon ay siya po ay nanghihingi pa sa akin ng pera. Siyempre, maraming hindi lang naman siya nangangailangan. Ay dumating ang panahon na talaga siya ay naiintindihan ko naman siya noonawaan na siya ay uminit ng ulo. Isipin niyo po, wala siyang pagkakitaan at naku, lockdown na naman. No? Hello? Alam niyo po, unahang-una po ko kayo, no? Sana matapos na. Actually, nag-declare na ako ng by October, tayo ay back to normal na yung ating ekonomiya. Actually, unahan ko na po kayo. Naglabas na po ng memo sa mga bawat barangay, no? Ang paghahanda dito po sa Maynila, no? Maynila po, hindi Metro Manila, Maynila po, na kung saan ay naghahanda na po, no? Naghahanda na po para do sa panibagong lockdown. Panibagong lockdown po, no? Kaya tulungan tayo ng Diyos na tayo ay makapagbigay ulit sa ating mga kababayan na dahil sabi po dito, ay sinabi ng ating Panginoon, habang tayo nabubuhay, ay huwag tayong huminto sa pagtulong sa ating mga kapwa. Kasi yan po yung pinaka-the best na gagawin natin dito sa mundong ito. Okay? Okay, tuloy po natin. Okay. At kung sino yung mga gustong ano, no, mag-share ng kanilang mga gusto i-share, siyempre, ano ba yung mga bagay na pwede nyo i-share sa ating pagkakawanggawa? Una po, yung inyong time. Okay? Siyempre, yung inyong effort. Siyempre, yung inyong resources. Siyempre, kung meron po kayo dyan na mga pagkain, no? Na, kumbaga, kung kayo nag-grocery na worth 1,000, at least meron kayong kumbaga, mag-skip lang kayo ng isang meal para maibigay po natin sa ating mga kababayan. At willing po kami ano, no, ihatid ito o sumama kayo sa akin sa pagbibigay tulong sa ating mga babayan. At ito po ay malugod na pasasalamatan po ng ating Diyos dahil sa kabutihan ginagawa natin. Dahil mabuti ang Diyos, siya ay unang umibig sa atin. Kaya tayo din ay dapat umibig din po sa ating kapwa. Kasi kung ating inibig ang ating kapwa, ay iniibig natin ang Diyos. Pag sinabi natin, inibig natin ang Diyos, ang ating kapwa, tayo ay nagkakaroon ng relasyon sa ating Ama sa Langit. Okay? Tuloy po natin. Okay. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahon ng Neaon. Tatandaan niyo po, no? Take note po, no? Verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay po, no? Na maganda sa kapanahon ng Neaon. Isipin, yung pag-iyak, yung mga hindi magaganda nangyari sa atin, sibihin o mabuti,
Okay? Ay, ano po yun? Maganda pala yan sa atin. Ulitin ko, no? Maganda pala sa atin yan. Okay? Kaya kung may kaya nga sabi sa Thessalonica chapter 5, 16 hanggang 18, ano po sabi doon? Tayo po ay magpasalamat in everything, no? In everything, we give thanks to God. Bakit po? Ang sabi po dito ay makakabuti po sa atin yan. Hello? Hello? Nasusundan niyo po ako? Okay. Maliwanag po yun, no? Inilagay na rin, inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalo sa tao gawa ng ginawa ng Diyos mula sa pansimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Dapat tayo ay nagagalak sa paggawa ng mabuti. Verse 14, nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailanman. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maalis at ginawa ng Diyos upang tayo ay matakot sa harap niya. Okay, ang liwanag po nito, kailangan mangyari ang dapat mangyari. Dapat mangyari yung mga isinulat o nasulat. Dapat po mangyari yung mga nakapropesiya. Kailangan po mangyari ang mga bagay nito, no? Dahil yan po ay tinakda ng Diyos. Dahil siya po ang ating may akda, siya pong author ng ating buhay. Kaya hindi ho natin pwedeng pigilan ito, no? Dahil ito ay nagiging mabuti po sa atin sa darating na mga panahon. Diba? Okay. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. Ulitin ko po, no? Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang nangyayari pa ay nangyari na rin. At tinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Ulitin ko po, no? Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. Okay. At ang nangyayari pa, sabi mga nangyari pa ang mga susunod na event, ay nangyari na rin pala dati. Kaya nga sabi, wala ang bago. At inahanap uli ng Diyos ang nakaraan. Alam niyo po ba? Okay. Ito nakakatuwa, no? Alam niyo po, pag may mga bagong opportunity, may mga bagong mga ibig sabihin natin na dumarating, na sa actually, pare-pareho lang naman din eh. Ulitin ko, pare-pareho lang naman din yan eh. Di ba? Mapa-networking, mapa-real estate, mapa-trading, tapos sasabihin, may bago, may maganda. No? Actually, sabi ni Solomon, mga kasakses, wala naman bago. Tinuturuan tayo dito na maging matalino. Bakit? Yung pinasukan mo nga, natin nga, hindi nagtatagumpay. What's more, yung bago na sinasabi na mas maganda at mas malaki kitaan at mas madali na kumbaga nangyari, kumbaga hindi pa rin magtatagumpay. Kaya sinasabi ko hindi magtatagumpay. Bakit po? Okay. Kumbaga, ano nangyari ho sa atin? Hindi ho tayo, ano po mga dahilan? Hindi nagpo-focus, hindi nagko-commit. Alam niyo ba, ang ganda po ng ano, no? I-share ko sa inyo. Yung tungkol doon sa ating purse, gold medalist, no? Nasi Hidalit ba yun? Actually, no? Nagbigay po ako ng recording, no? About doon sa nangyari sa kanya at paano tayo makarelate sa kanyang nangyari sa buhay. Okay, ganito po yun. Alam niyo po, yung nangyari sa kanya, siya ay pinagtawanan, siya ay nilait, siya ay pinas, siya po ay siniraan, maraming nag-discourage sa kanya na hindi siya mag-champion at sa kanya po sarili, no? Mismo ang sarili niya ay nag-give up na rin. Hello, hello. Nag-give up na rin siya. Bakit? Nung siya napilayan, no? Sabi ng conscious mind niya. Ang conscious mind po, yan ay ano, punong-puno ng positibo, no? Ang ano niyan, ang outcome niyan laging positive. Ang subconscious naman, nagsasabi yan ng, ay hindi. Puro ano yan, kumukontra po yan. Alam nyo, nung siya'y napilayan, no, sa kanyang pag-insayo, ang sabi ng kanyang conscious mind, ay, ayoko na, hindi ko na kaya. Eh, siyempre, napilayan na eh. Tama? Diba? Bukod pa doon sa mga bumabati ko sa kanya. Okay. Ngayon, ito namang subconscious sasabihin sa kanya, ay,
Tama, hindi mo na kaya, tumigil ka na. Pero buti na lang, ulitin ko, pero buti na lang, merong coach o may mentor na nag-encourage sa kanya na naniwala, no, na kanyang matagtatagumpayan yung bagay na kanyang gusto mangyari sa kanyang buhay. Kumbaga, nag-stick siya sa plan. Kumbaga, nag-focus siya. Di ba? Hindi siya huminto. No? Kung ano ginagawa niya, tuloy-tuloy pa rin. Hello? Hindi siya nag-reinvent. No? Hindi siya kumuha ng coach. Di ba? Ganun pa rin yung pagbuhat. Walang ibang style na pagbuhat. Ganun pa rin. Kaya yung ginawa niyang stance sa pagbuhat, tinuturo niya sa mga bata doon sa Malaysia, ganun din naman. Walang pagbabago. Ulitin po, walang pagbabago po siya ginawa. Okay? Pero, dahil sa kanyang pagtsatsaga, sa kanyang determinasyon, no? At kanyang commitment na masyadong malalim, kanya pong, kahit nahirapan siya sa mahabang panahon, na lockdown pa siya sa Malaysia, hindi niya pa nakasama pamilya niya, hindi siya makauwi sa Pilipinas, pero hindi nagpatinag siya. Dahil sa kanyang coach na patuloy at sa kanyang pananalangin. Patuloy niya pananalangin sa Diyos, kanyang yung kanyang pananampalataya, hindi po siya natibag. Bagkos ang kanyang pananampalataya ay tumibay ng tumibay. Kaya siya ay naluklok, no, sa tinatawag na Medal of Valor. Ang Medal of Valor, sa aking pagkaintindi, ito po isang medalya sa kabayanihan. Siya po ay naihanay na po, no, na isa sa bayani sa ating bansang Pilipinas. Kaya tayo ay nagpupunyagi sa kanyang pagkapanalo na kauna-unahang Pilipino, no? No, Pilipino athlete sa kaysaysayan ng Olympic sports na nakasungkit ng intong medalya. Okay? Kita mo naman ang dami niyang pera. Ganon din po sa ginagawa ho natin. Huwag ho kayo hihinto. Kasi bakit? Kung papasok kayo sa iba, di ba? Ulitin ko, kung papasok kayo sa iba, lalo sa success community o sa trading, eh ganon naman din gagawin nyo eh. Same platform, same na sa pag-iimbita, same doon sa mga tinuturo na mga yung tiyatawag natin na yung pag-invite, yung prospecting, same din naman po yan. Wala pong bago yan. Maniwala ho kayo sa akin. Walang bago po yan. Wala pong bago. Same pa din. Hello? Diba? Okay. Tuloy ho natin. At bukod dito ay aking nakita sa ilalim ng araw sa dako ng kahatulan na nandoon ang kasamaan. Talaga ang mundo ay masama. Kaya nga sabi sa Epeso na the days are evil. Dito ko po, the days, araw-araw talaga masama eh. The days are evil. Be like a dove and a serpent. No? Wise like a serpent. Wow. Ano yung sabihin nito? Dapat tayo din ay ano rin. Di ba kasi ang serpent ay tuso. Dapat tayo din ay wise din. Hindi wise ha. Kasi pag wise, negative implication yon. Pag sinabing wise, wise man. Di ba? Na merong karunungan mula sa Diyos. Okay ba? Hello? Dapat tayo ay two-step advance, no, sa ginagawa natin. Parang bang meron tayong plan A, plan B, plan C. Dapat po ay pinaplano natin yan. Pero ang pagpaplano po, sabi ng Diyos, nasa atin ang pagpaplano sa Proverbs, pero ang katanggupayan po nasa Diyos. Kaya yung ating pinaplano po, dapat po ay ilaan natin sa Diyos na siyang kumikilos at gumagawa para tayo magtagumpay. Yan. Okay po ba yon? Next po. Sinabi ko sa puso ko, hatulan ng Diyos ang matuwid at masama. Sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa, sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng tao, upang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Sapagkat ang nangyari sa mga anak ng tao ay nangyari sa mga hayop, sa makatuwid bagay, isang bagay na nangyari sa kanila, kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga
at ang tao ay walang karangalang higit sa hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Wow, wala pala kabuluhan, no? Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nagbuwi sa alabok uli. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung nagpa-iilang lang at ng diwa ng hayop kung magnapaibaba sa lupa? Kaya't akin nakita na walang bagay na maigi kundi ang tao ay magalak sa kanyang mga gawa. Alam mo, sa totoo lang, no, dapat yung ginagawa natin, meron kang passion. Dapat masaya ka. Ayan po isa sa mga binanggit po yan ni Hidelin, no? Yung ginagawa niya, masaya siya. Diba, isipin mo, nagbubuhat, no? Alam niyo po ang binuhat niya? Take note, no? Ang kanyang timbang po ay 54 kilos. Alam niyo po ang binuhat niya? Triple o tatlong beses ng bigat niya. Isipin niyo po yan, ha? Alam niyo ba yung binuhat niya na 127 kilos para kayo bumuhat ng motor? Alam niyo, scooter nga eh. Yung scooter, meron po akong, hindi naman masyado scooter ang dati. 125cc na Honda Click. Ang hirap buhatin po yun. Lalaking tao pa ako. Diba? Lalo na po yung motor, no? Yung single motor, kagaya po ng mga Kawasaki, naibuhat po niya yun. Hindi nga niya maintindihan ba't niya nabuhat eh. Kasi siya ay nampalataya sa Diyos. Hello? At ang sabi niya, meron siyang passion sa ginagawa niya. Kaya tuwing bubuhat siya, nakita mo, nakangiti siya. Tayo ba? Di ba ang sakit ho nun? Hello? Pwede siyang mabalian, pwede siyang mabalda, na kung saan ay yung spinal cord niya, no? Kagaya nga nung si Superman, no? Si Keanu Reeves, Keanu Reeves ba yan? Yung bida sa Superman, yung nahulog sa kabayo, nagkaroon ng problema sa backbone, naging ano siya, yung naging paratiko, tawag rito, lumpo. Si Christopher Reeves. Ah, Christopher Reeves, oo. Diba? Hello? Isipin niyo po yun, pwede mangyari ho sa kanya yan, mga bagay na yan. Okay? Hello? Eh nga lang, ibig sabihin po nito, okay, siya ay masaya sa ginagawa niya. Dapat po tayo ganito. Dapat po sa lahat ng ginagawa natin, dapat po tayo masaya. Dapat tayo may passion. Na inaalala po ako sa basketball. Kasi ang pinakapaborito kong basketball, at isa lang sports ko po, yung basketball. Alam niyo po, yung pinakamagaling na basketball player, maliit lang, 6 foot lang, flat, si Allen Iverson. No? Kumbaga siya ay nabansagan na the chosen one. Alam niyo po ba, sobrang galing niya sa pagbabasketball. Okay? Alam niyo po, dumating ang panahon, no? Ay nawala siya ng passion. Kasi nag-retire na siya ng maaga, no? Nag-early retirement po siya, pero marami pa rin kumukuha sa kanya. Alam niyo po, ang daming offer sa kanya dahil sobrang sikat siya, no? Huminto siya sa pagbabasketball kasi po kumbaga binigyan niya ng oras, no? Yung sarili niya para sa pamilya, para alagaan niya, para samahan niya. Okay? Dahil wala nung siya kasikatan niya, wala siyang panahon sa kaunti lang panahon niya sa kanyang pamilya, pero dumating, no, ng panahon na kung saan ay nawala siya ng passion sa pagbabasketball. Kaya po maraming offer po sa kanya, ang lalaki ho ng bayad sa kanya. Alam niyo po, hindi na siya nagbasketball. Ang sagot niya po, wala na akong passion. Hello? Pag ikaw ay nawala ng passion, di ba? Kahit anong ganda ng iyong ginagawa, o company na iyong pinasukan, okay? Kahit na malaking kitaan yan, ay hindi na magtatagumpay. Di ba? Meron nga ako nabasa, isa doon sa story ng isang estudyante natin sa trading. Sabi niya, natutunan niya, nung una daw, nakapokus daw siya sa pera. Pwede ko, no? Nakapokus daw siya sa pera. Kaya pala, nangyari ay pag nag-loss daw, ay nawawala yung passion niya. Sabihin, nalulungkot siya. Di ba? Diba? Ngayon, ginawa niya, nag-ano siya, reverse psychology siya. Ang sabi niya po, ay hindi pala pera yung dapat i-focus. Yung gusto mo, yung dapat gusto mo yung ginagawa natin.
Yun, no? Kaya napakaganda ko na, no? Sabi niya, gusto niya yung ginagawa niya. Masaya siya sa ginagawa niya. Yun. Kaya po, yung kanyang naging resulta, no? Ay, napakaganda po. Nagkaroon siya ng progressive development skills sa pagtitrading. Kaya, ulitin ko, ang mensaheng ito, na anuman ang gawin natin, dapat meron tayong passion. At hindi pwede mawala yung passion na yun. Kasi bakit? Pag yung passion na yun, di ba, kahit na marating nyo na yung prime moment nyo, yung prime moment. Actually, nakakatuwa ka, no? Marami tayong pinasukan ng mga larangan, no? Iba-ibang larangan, ibig sabihin, naabot natin yung prime sa buhay natin. Na kung saan, yung prime moment na yon, hindi pwedeng ano yon, hindi pwedeng hindi magpatuloy. Kaya nga po, pag na-hit nyo na po yung prime moment nyo po, sabihin, it's about time na magturo kayo. Kasi sa pagtuturo po, o pag-share ng iyong karanasan, ay lalo po kayong gagaling. Ulitin ko po, lalo po kayong gagaling. Diba? Yung sinasabi ng yung laos, hindi ho totoo yan. Bakit po? Ulitin natin, yung basketball po, nalarangan ng basketball, nagturo siya, dahil retired na siya, pero, kagaya po rin ng boxing, matagal nang retired si Fred Rhodes, pero yung passion niya sa pagtuturo, no? Dahil siya ay mentor na o coach, tinuruan maraming hindi na si Manny Pacquiao ang kanyang hinahandle. Diba? Napapansin nyo, sila Magsayo, yan sila Casimiro, yan, yun ang mga hinahandle niya. Si Ahas Nietes, na walang, na reigning, unbeatable, no? Na wala na, actually, wala na lumalaban sa kanya. Sabihin, yung sinasabi natin na panahon ng paglaos, hindi ho yung malalaos. As long na masaya ka pa rin doon sa yung ginagawa, yung pagsishare niyo po. Diba? Sa pagsishare, ulitin ko, lalo pa kayong gumagaling, okay? At na ituturo niyo natin yung tamang pamaraan para yung mga tinuturuan natin, ginagawa nila yung mga tama na in-execute natin bilang mentor, hindi na yung mali. Kaya nga, sa maikling panahon, nagagawa agad ho nila yan. Yan po ang ating tutunan sa gabing ito. At tamang-tama, isang oras, 2 minutes para maging isang oras po tayo sa ating paid in action. Sana po marami po kayong natutunan sa araw nito. At ulitin ko po sa ating recap, ay huwag po nating hadlangan. No? Yung lalo na yung problema. Yung problema nandiyan lang yan. Hindi natin pwede po yan na iwasan pagkos ay harapin po natin. Kasi po bakit? Meron Diyos na nakahalili sa atin, na tumutulong sa atin na para solusyonan o resolbahin, di ba, yung ating mga problema po natin. Sabi nga niya, sa kanyang salita, kung meron tayong mga bagay na dapat natin malaman, siya mismo nagsabi, ang ating Panginoong Diyos, na kung kailangan niyo po ng karunungan, humingi tayo sa kanya. Di ba? Ulitin ko po, humingi daw tayo sa kanya, bibigyan po tayo ng karunungan. Okay po? Ngayon ay tayo magpipray na at tayo ay hihingi ng gabay at tulong sa ating Diyos na tayo bigyan niya ng karunungan. Na kung saan ay pinagkaloob niya kay Haring Solomon na itong karunungan nito, okay, ito ay magbibigay sa atin ng kayamanan. Sabi niya po sa Deuteronomy chapter 18 na God gave us the power to create wealth. Ulitin ko po, God gave us the power to create wealth. Lord, itong wealth nito na ipinagkaloob niyo sa amin, tulungan niyo po kami, ito ay aming i-manage dahil nakita ko po sa mga naging top nitong October, even yung aking anak kasama, si Coach Donald, si Richard, ay nagkaroon po ng resulta doon sa kanilang maginawa. Dahil po yun sa inyong gawa, hindi po doon sa aming gawa. Kasi kung sa gawa namin, Panginoon, pwede kami magmalaki. Lord, natutunan din po namin na ang end time pala, yung tao, masyado nagmamalaki sa sarili niya. Yun po ang kinababagsak niya. Lord,
kung naging top kami, Panginoon, doon sa larangin namin ginagawa, Lord, kami po ay nagpapakbaba. Kumbaga, ang dinalangin po ni San Pablo, we must decrease. Lord, kami po ay nanalangin ng ganito sa inyo, ang bawat isa dito na nakikinig ng salita, we must decrease. Dapat po kami ay mag-decrease o bumaba o kami po ay magkaroon ng humble heart. So, God, you will increase. Sabi niyo po, kung kami ay nagpapakbaba, kaya kami yung itinataas. At kung naman kami itinataas namin sa ang ganang sarili namin, eh, kayo po mismo ang nagpababa sa amin. Lord, salamat po. Nagkaintindihan na po tayo. Actually, we have a covenant agreement for these things na may mga bagay talaga na hindi mawawala yung pride. Na kung saan yan lang po ang reaction o emotion ng katawan natin na tila ng iba na nakita tayo ay nagyayabang, o baga pumorma lang doon sa isang sasakyan ay nagyayabangan na, ito lang po yung ay bugso ng damdamin dahil po tayo po ay nasa katawang lupa na kung saan ay balansi po tayo, na tayo kami po ay nabubuhay sa physical at spiritual. Lord, salamat po Panginoon at naliwanagan kami na sabi niyo po you hate pride, no? You resist pride. Pero dahil kayo Ama na nakakaunawa sa amin, kung meron mang kayo makita na kayabangan sa aming buhay, Lord, ay mula sa araw nito, Lord, kayo po ang sumupil sa amin, kayo po ang aming itinataas lamang, Panginoon. Dahil wala kami pagmamalaki sa inyo. Dahil nangyari ito, nagkaroon ng magandang resulta dahil po sa gawa niyo po yung Panginoon. Hindi kami tinatawag na yung tao na gumagawa ng yaman. Wala pong ganun, Panginoon. Dahil yung taong gumagawa ng ganun ay yun po yung mga nadidisgrasya, yun pa yung napapasama, yun pa yung kumbaga nawawala ng saysay sa kanilang mga nakamtang sa buhay ito. Kaya sabi niyo po, yung mga taong ngayon, puli, sabi niyo po, pull, no? O mangmang, sa gabing ito, kukunin ko na yung kaluluwa. Lord, ay dahil po sa taong naging hambog, Lord, Panginoon, kaya nangyari ito. Lord, sa araw-araw po, Panginoon, ay we humble ourselves. O God, galing po kami sa alabok. Lord, nung binanggit po yan ni Job, no? Sa kanyang mga panalangin sa inyo, Panginoon, ay ibinalik niya. Ibinalik niyo po sa kanya yung mga nawala sa kanya at mahigit pa doon sa mga pinagkalimun sa kanya nung una ang natanggap niya. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo at set our heart, no, to have a humble heart, O God. You are the one who set us to have a humble heart, O God. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for this miraculous ways, mysterious ways, Lord. At kami mananahan sa inyo, Panginoon, sa mula sa araw nito, sa darating ng buhay po namin, every days of our life. Yung mga bagay na kakaiba, yung mga bagay na hindi pa nangyari sa amin, yung mga bagay na amazing, Lord, ay mararanasan po namin. Dahil yan po ay nakalaan niyo po sa amin, dahil we will uphold, Lord, your promises, Lord, that we will be more effective, no, progressive, Lord, sa aming ginagawa. At I hope, Lord, sa bawat isa dito, see you on the top, no. I congratulate you with the presence of the Lord. In Jesus' name, amen. Okay po. Salamat po sa inyo lahat sa pakikinig. See you again.